up yan ng Rafaela kasi sobrang bagal ng Barats. Kahit nasabihin mo ang laki ng binti niyan, mabagal gumalaw yan. But then again, ang sagot ng BTK, naku, favorite ni Zia to. Mm. Kung tayo ay babalik sa M3, ito yung hero ni Zia. Na talaga nag-shred. Here we go, guys. We're running through the doors. JT Express, Cebu Pacific. Dito talaga community, mga tol. At walang iba, kundi ang real me. This is game number 3 between Team Sibol versus the Bloodthirsty Kings. Reset to game number 2. Indeed. Those are the heroes. Actually, hindi pa nga ako sure. Baka nga mapunta pa kay Fight Chicken. Ay, hindi. Beatrix si Fight Chicken. This time. Dahil yun na naman din ang isa sa mga picks ni Fight Chicken. The Beatrix. This time, ang pagkakaiba kasi nila ng Beatrix ni Ohem, Shinbu. Mm. Si Ohem, mas masterful siya pagdating sa sniper. Yep, yep. Meanwhile, si Fight Chicken, Shred. Shotgun. Ay, shotgun wedding. On the Wester, Wesker shotgun. Mm. Wesker type. Si Fight Chicken. At yung difference pa nila, killing spree si Ohem. This time, item-dependent si Fight Chicken doon sa kanyang Marksman emblem. Alam na alam ni paring so, alam na alam dito ngayon nila paring spree ba? Da-add doon sa ano sa kanina, Beatrix. Kanina, pag Beatrix. Oo, oh, ang difference nila. Alam na alam kasi ni Soriano yung participation niya ay makukuha niya when it comes down to the Beatrix. Yeah. And of course, the first embrace mula dito sa dalawang team natin, Sibol Blue, BTK Red, Shark, of course, showing up para lang ma-delay palalo ang mabagal ng back siya ni Paring Gonzales. Parang seryosohan na nga ito. Tingnan mo si Moba Zane, kumuha kagad ng invade. Invades. Doon sa orange, Mystic Field, kumama kay Moba Zane. Nasa ng back up. Nanakaw, pare! Moba Zane, tinatlo, 3-man! And of course, the E1 na rin doon. Okay. Si Paring Moba Zane, ang linis na kuha ng kill mula sa Rafaela. Malinis ang kill, pero malinis din ang knockout. Yapi. Shinbu. So, mission accomplished. Oo. Para kay Moba Zane sa laban na yun. Kasi maibabawi niya lang din yung level na nawala sa kanya ngayon. Makakapag-farm siya, may onting delay. Yep, yep. Para kay Gonzales. Yep. Makikita mo actually yung circle ni Moba Zane dito. Quarter mark patungo doon sa level 4. Yes, so sir. So still, hindi pa rin talaga ganoon yung delay na yun. A steal is a steal. And actually, nagkaroon lang siya ng libreng rotation palapit doon sa ikalawang fiend ng ating laro. There you go. Pero habang nangyayari lahat yun, Shinbu, solo kill. Oo nga. Mula kay Soriano sa top lane, having the Electro Flash on this carry. Taas na mobility at hindi rin pwede agad tumama yung sniper. There's Moba Zane. Parang ang haba. Pero ang layo ng cut na pwedeng magawa dito ni Shark. Hindi na nga kailangan sumali ni Shark. Hinatay nila kung merong react agad. Ang ibang member dito ng Sibol, 2-1 ngayon ang naisagot ng BTK. Galing ni Moba Zane lately pagdating sa kanyang rotations. Klarong-klaro na aral. Meanwhile, sabi ni Gonzales, switch na lang tayo. Kuha na lang tayo ng turtle. Masyadong mabilis din ang Team Sibol. Pansinin mo ang mga talents this time. Shinbu, naka-sprint para sa side ng Team Sibol. Sila Zia, no? Soto, tsaka sila Imam, no? Oo, kasi talagang pag kinuha yung long cut sa'yo, mas paldo yung sprint eh, kaysa flicker-flicker ka eh. Mas malayo yung distance na nakakover. Huwag ka lang talagang maunahan. Makaalis ka lang doon sa alanganin na position mo. Correct. That's the better part ng isang sprint kumpara sa flicker. Ang galing ng timings din doon ng side ng BTK. Grabe. Kung agad sila ng orange, kailangan makakuha ng Sibol ng kill dito. Knock-up. Mula kay Shark, hindi pwedeng manakawan sila ng basta-basta. Oh no! At bantayan mo yan, paring Manjin, ha? Pangalawang beses na yan na sinubukan ngayon makuha ng BTK, yung orange buff. Nanakaw! At nakuha talaga. It's gonna be the solo blaba na maidenenaya mapapanganga si paring Soto. Oh, gold coin! Mapupunta for sure. Yeah, kay Soto. Pero the story of this game is hindi hinahayaan ng BTK makapag-farm si Gonzales. May onting paghirap sa part ni Gonzales to get of the... Ay, hindi! Nanakaw ni Gonzales. Nanakaw ba? Hindi! Hindi yata. Nakay Moba Zane talaga. Nakairitin pa rin ni Moba Zane. May retry yata para John Gonzales na kumagat at kick among the tricks na biyak. Habang si paring Soriano, katikit pa dito si paring Uzi mismo. Wow. Gonzales, kick nakuha. Hindi, actually, yung show ang niluha. And you can actually see na clean up pa rin mula sa side dito ng Sibol at BTK. Wow! Apat ang Sibol dito, ha? 4v2, pre. 4v2, 4v2 yan. 4v2. Moba Zane, eh. Moba Zane, pinapato ng langgana. Anong ginagawa ni Moba Zane para kay Zia? Moba Zone! Moba Zone lang muna. Zia popping the ultimate at clearly lamang doon ang Sibol. Sabi ni Gonzales, sige, hindi man tayo nakakuha ng jungle, babawiin natin sa gank. Yappy. Successful gank mula sa side ng Team Sibol. Walang nabawi ang BTK doon.
Yep, it's starting to become a sizable lead. Hindi na yon 800 kanina. Ngayon, naitaya pa to 1.3. Ladies and gentlemen, actually 1.7 kaagad. Bigla talaga nag-escalate yung lead dito ng Cibol as they return quick towards their own lanes. Hindi pa rin papatinag si Mobile Zane dito na makadiin ang mga member ng Team Cibol nung makasteal doon sa kanyang buff. Unti-unti na rin kasing nawawala, Shane Boo, yung early game lead sana ni Mobile Zane. Nakakapag-farm na si Soriano, sabay si Uzi, doing a great job with the back support. Finally, Gonzales, nakakuha siya ng magandang objective. Susubukan pa rin ni Mobile Zane, pero papantayan na siya ni Soto. Grabe, Preppy, and over turtle. Kanina ka pa! Sotong nakakuha na kanya, solo blaba. Meron pang liwanag sa mukha ni Mobile Zane dito. Daanan sa dawning light. At tingnan natin si Yashank agad. Face-checking si Uzi at Soriano. Nako! Jabated kayo! Shark. Ayun na nga, ayun na nga! Phantom step out! Pa. Oh, shark, shark, shark! Oh, imam, baby shark! Imam! Oh, imam, imam! Imam, sniper! Cool down, cool down, cool down! Cool down yung dawning light! Cool down! Kaka dawning light nga lang kanina! Oh, especially yung highlight na ginawa sa may bandang baba! Hindi naman kasi Andy yung CD! Kuya Shibu, cool down lang! Mamalay natin mga chinga sila nga! Andun na yung dawning light, available na yan! Gonzales, taking up the position from the duo ni Uzi at Soriano! Mobazin again with the zone sa members ng Team Cibol! At kita mo nang naitulak ang BTK doon sa kanilang field buff. Level 8 na ang dinosaur ni Gonzales at wala na siyang pakialam sa knockout. Eto na, yam, 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 yam. Lamon na lamon. Uli si Shark. Kita mong hindi nakabaol ng mga membro doon ng team BTK. The reaction is not yet there. And of course, sumasali pa sa laban kahit si paring Soto. Soto? Soto, taga wave tier. Soto, no, Soto. Okay lang yan. Oh, labas lang ng mga pladito. Labas lang ng mga pladito. Lakas mo ka, Lason. Lason lang, lakad-lakad lang. Mission, I'm a beast. mission lang. I'm a beast. Oh, si Soto, naglolokohan. Si Soto, tsaka si Ichiji, naglolokohan lang yan. Yappy. Pero ito ang tunay na laban eh. Yappy, dito sa taas talaga. Para makapachingas ka kay Shark, hindi makakuha si Shark muna dito. Aray. Ang unang combo, Gonzales, could have the available bite mula si Dictores. Welcome niya. It's gonna be the blue side. Makakuha ng push dito ngayon. Sa kanilang mismo Torre, Ichiji sabay Genli. Habulin na parang Gonzales si Ignoren. Siya! Mini Mystic Field lang, pre. Grabe, pre. Hinaharangan. Ayun na. Dawning light. Here we go. Nandun si Mobile Zane. Tinatataman si Uzi yun. Target niya muna si Uzi. Pero super slow. Yeah, Pisor. At kasama yung root doon. Mula sa Mystic Light. Sa harap ng Turtle pa. And of course, kuha ng apat ang mga member ng Team Cibol para dito sa may mismo Turtle. Pero look at the Mystic Light. Once again, kamarin mo fried chicken. Shark. Shark is on the bite sa may pinakalikod kaagad. Pero walang makakapigil sa para taga Team Cibol na kumuha ng Turtle. Nahihirapan si Shark sa laban na to. Hindi siya makasugod. Hindi siya makalapit. Ginawang tuna si Shark ng Cibol sa laban na to. Sa lahat ng attempt ni Shark na sumipa, talagang nagpipili kasi super slow mula kay Uzi, Mystic Field kay Imam, wala silang mauli. Asikaso si Shark. Heleng-hele si Shark. Baby Shark. Lagi mong tatandaan ang mga Pinoy magaling mangista. At hindi papasakop. Sa pangisdaan nila. Sinabi ni Cesar Montano, 1999. Ay, talaga. Walang kakain hanggat walang nahuhuling isda. Akala ko sinabi niya, Arya, pre. Arya din. Tapos sinabi niya yun. Lumalabas yung mga, edad mo, lumalabas. Lumalabas, pre, na nag-cable ka nung 1999. Cable yun. Wala pang Netflix. Tingnan mo, nahihirapan si Kuya Shark. Hindi natin sinasabi na talagang tagilid ang vapor ni Kuya Shark. Pero yung lineup kasi ng Cibol, meant to be para harangan si Shark. Yups. And the question there is actually the damage na pwedeng maibuga ng Bloodthirsty Kings. The setups is not yet there. You can actually see Mobile Zane. Ayan na. Kahit na. Yung mismong barats ay sapat na. Even with the 30%, hindi makataas si Mobile Zane basta-basta. Mm. At nakadikit na lang sa kanila yung Yura, Nus, Layo, ang mga membro doon ng mga taga-BTK ngayon. Dalawang makunat laban sa isang makunat. Nagpakunatan. Pakunatan. Pero men, nakakatunaw sila ngayon doon sa kalasag ng ating Baksha. Tunaw, and this is Soto as well. And now Team BTK, mukhang nasasakal na sila sa laban na ito. Soriano, confident na rin. Finally, nakasipa si Kuya Shark. Peel out, no? Oh. Ichiji is here. They need to be careful on that one. Dawning light, hindi ko alam kung tumama yan. Pero aray pa rin. Todo tihin ang mga member ng Team Cibol taking out this inner, middle, third. At ayun na naman. Ito na, kinagat at niluwa.
Nako. At mukhang may susunod pa. Nako, nag-audition na naman. Nako, nagsisimula ang 12-1. Ladies and gentlemen, ay! As this is escalating too much para sa mga membro ngayon ng Cebol, coming in from, you know, parang momentum win dapat ng BTK mula sa game 2. Parang pinapasarap lang eh. Ang daming nangyaring pag-steal kanina ng Orange. But the problem is for BTK, wala silang ma-pick off. Soto confident enough na humaharap. Soto. Oh. Ay, grabe, si Imam, nakikita mo. Imam, pre, with a pump fake, ladies and gents. Para lang makakuha ng attention doon at makalis yung init ngayon doon sa Lord. Ayun. Na nakuha na rin ng Cebol agad. Aba, Sotong sagad ang buhay kunat. And you can actually see, hindi lang nga pinatama ni Imam yung kanyang ult. Kasi hindi talaga tumama. Hindi talaga. Oy, ito na. Oh, tumitibi pa si Imam. Grabe, kulang yung combo. Kulang yung combo. Nagamit yung ult. Nagamit yung first skill. Yung ult, kaya pinindot niya. Recall na lang. Nagnalawa. Nagamit yung pinag extension. Pag Mystic Light, TP. Ay, oh, Mystic Light, recall. Recall, pump fake. Mystic Field, recall, pump fake. Wait for the Lord. Finally, nakakuha ng magandang sipa si Shark. But that was Soto na napakakunat at huli ka na naman ngayon. Ang hirap ng sitwasyon para sa side dito ngayon ng BTK na ngayon kumakatok ang ating Lord Burado doon, ang back siya ngayon. And you can actually see the members of BTK na aatras doon. BTK back tong kano as they have their first turn in the base going down. Prime time, Cebol is real. At eto na nga ang Ube variant na ating pinag-uusapan. Hirap. Ube time. Yappy. Tapos. No. Aray ko po. Grabe, pre. Aray ko po. The Mystic Field damage. Grabe si, ano na eh. Si Imam. Soto sa may harapan. Pero si Imam, alam na yung babati sa kanila eh. Welcome. Welcome to the Philippines. Welcome to the Mystic Field as well. A shark gets barbecued. Dawning light sa mukha doon ni paring Boba Zane. Kasama si Soto pa. Buti na lang may wave clear ang base ng BTK. One-sided game this time. Can BTK come back from this? This is Uzi and Imam special. Isa lang ang na-dead sa side ng... sa side ng Cebol. Isa but, lang. Gamit na gamit yung Mystic Light, bong clinks. Oh, Mystic Light. Nagugulat din ako. Dawning Light, man. I mean, yung Mystic Field. Gamit na gamit yung Mystic Field. Yung hold on. Sakit. That's it. Napabebarack na lang dito si Paring Zia with his own ultimate. Wala nang ultimate. Sa may Genly si Soto. Hagip? Hindi. Nakaligtas pa rin yung bata. Sarap. Pa-uwi. At that's it. With only one member remaining, Cebol is knocking on BTK's door as they go for this game. Tapos. Number 3-2-1 para sa Team Cebol. And the lesson for this game, masarap talaga ang isda. Pating. Masarap ang pating. Pating na. Sinigang na isda ang hinihain ng Cebol in this game. Ginata ang pating din. Blocking Shark doon sa kanyang mga kicks sana. Grabe yung adjustment. Parang ano eh, no? Ang, hindi naman basic, pero rather it would be more of a... Line-up na eh. Kuha yung synergy ng ang kunat na harap. Okay. Kahit meron pang Esmeralda, kakagatin at kakagatin yon. Kagatin ng box, ng ano, ng Barats. Dapat not to mention, even, actually, hindi nga Esmeralda yung nakagat. Nakakagat talaga is Baxia. Si Mobazine, di ba? Feeling ko dapat, ang ginawa, hindi hinayaan yung Rafa. Yung Rafa yung nagpapaano eh. Sa likod, nagpapahirap sa Oh, kasi movement speed din. Para doon sa mabagal, may sustain. Oh, nasuslow ka pa. Paglalapit ka kasi doon, pag tinamaan ka ng first kill, hindi mo alam super slow yun eh. Mm.